Dito tayo sa ano, sa may Indang. Ito yung buti nga may ilaw dito. Kasi itong area na to, madilim talaga to. Ayan. Ito yung madilim na area. Pero grabing curve nito. Yung layo natin dun sa drop off is nasa 9 kilometers pa. So grabing dilim. Diba? Dilim. Ayan, sobrang dilim. Kaya magsisilbing liwanag lang dito talaga is yung ilaw lang talaga ng motor mo. Kaya advice ko lang dito, magkano ka talaga dapat yung ilaw ng motor mo. Ayan, sobrang dilim. Kaya dapat malakas yung ilaw mo. Ano lang yung ano nyo eh. Ayan, ito sobrang dilim. Ilaw. Ayan. Babagal ka talaga dyan sa area na yan. Wala ka talagang choice kundi bumagal. Madal lang dito yung nadaan pagka gabi. Ayan. Sana nakikita nyo, no? Yung kalsada. Ayan. Sisilbing liwanag dito is yung ano mo lang. Indang to, no? Kaya yung mga magdi-deliver dito. Magdi-deliver ng ano, kukuha ng biyahe dito. Dapat hindi naman sa ano, no? Dapat malakas ang loob. Hindi ko naman sinabi malakas ang loob ko. Madalas kasi ako nakakapag-deliver na dito eh. So, check ko lang yung ano. Check ko lang yung way natin. So, ayan. 1.4 kilometers pa yung layo natin ng ano. Tanggal pala yung natin guys, no? Yung lagay natin ng cellphone dito sa harap. Ayan, mapansin nyo, hawak ko tong cellphone yan kasi nalaglag. Buti na lang talaga hindi na tuluyang nalaglag itong ano kong cellphone, kaya hawak natin to siya ngayon. Iliwanag naman dito sa may area ng Alfonso itong way na to. Iliwanag naman siya, pero hindi lahat ng area is maliwanag. So time check tayo ay alas 12:52. Yan. Ito mga dilaw, medyo madilaw na ilaw yan yung nila dito yan, CCTV camera yan mga cops. Kaya kung sa safety may yan itong dilaw na yan, CCTV camera yan. Madalang yung ilaw nila dito. Hindi siya ganun kasinsin. No? Kaya medyo madilim pa rin ng konti yung area. So yan, yung camera nila dito sunod-sunod. Yan, sunod-sunod. Medyo ito 'yung sasabi ko ano, kapag ka magde-deliver ka sa mga ganitong lugar, medyo risky kasi gabi na siya. Ito yung mga hindi na uunawaan ni Lala Move. Kahit sabihin man natin hindi kasalanan ni Lala Move na yung pagkuha natin ng mga booking, no? Yung sinasabi natin dito is yung consideration na dapat ito kinukonsidera ni Lala Move, na please naman yung mga rate nila ay huwag naman nilang parang halos hingiin na lang nila sa mga riders, no? Halos hingiin na lang nila sa mga riders yung delivery fees. Kaya yun yung sinasabi natin dito, na talagang pinaglalaban natin dito na sana bigyan na pansin ni Lala Move dito yung rate. O kita nyo, sobrang dilim. Grabe, sobrang dilim. Madilim yan. O, sharp curve yan. Okay, sobrang dilim. Ang dilim, grabe. So, kung hindi ka lang talaga rito, sanay talaga nakapag-deliver dito sa area na to. Mamaya, dito rin tayo dadaan, pabalik. Dito rin tayo dadaan, mamaya pabalik. Okay? So, ayan, may liwanag na naman dito. Pero, yung mga ganong, ano, medyo isolated yung, ano, may mga area talaga, may mga cornering kasi dito na, ano, may mga cornering sila dito na dapat, nilalagyan nila ng ilaw. Di ba, kagaya nito, ito maganda. Di ba? Ito maganda kasi yung ilaw niya dito is masinsin. So yung ganun, ang tagal ko nang dumadaan dito, matagal na ako nadaan dito, pero hindi nilalagyan ng ilaw yan. Pansin ko lang yan.
hindi nila nalagyan ng ilaw. So, ikakaliwan tayo rito. Ayan. So, okay. Indang Road pa rin to, mga paps. Alfonso, Indang Road. Okay. So, ang layo pa natin mula doon sa, dito sa hangar sa drop-off ay 5 kilometers pa. Pero meron pa tayong natitira itong 4.2 kilometers hanggang doon sa drop-off. Sana doon sa drop-off na ito ay gising pa at hindi pa siya tulog. So ayan naman, ito naman yung ano, madilim na naman yung area. So medyo pa curve. Ayan. Ito dapat yung mga ganito, dapat iniilawan talaga sila lahat ng ano, lahat ng area dito iniilawan. Ayan. Siguro ano yan, resort or resort siguro yan, liwanag yan. So yan. Okay, so meron pa na tayo natitira dito ng 3.8 kilometers sa 7 minutes dun sa location na drop off natin. Di ba? So, yun guys, sa mga nagdi-deliver dito sa ano, sino makakapag-deliver pa dito ng gabi sa may area ng Alfonso? Yan. Mag-ingat lang talaga tayo kasi guys, totoo lang. Hindi ko naman sinasabing ano, kasi alam mo, yung kalsada madilim, di mo masasabi yung ano eh. Di mo masasabi yung mamaya. Mayroong tumawid na mga hayop, aso, pusa, di ba? Yun yung mga bagay na dapat natin konsidera. Kahit na madilim, pag madilim, yun nga, kahit na yung ano na, yung may ilaw tayo sa motor, eh, dapat pa rin tayo mag-ingat. Di ba? So, yun, nandito tayo na sa, ano, nasa, malapit tayo sa area. Okay, sa unahan, nasa 820 meters, nandun na tayo sa paliko. Paliko tayo dun sa location niya. And meron tayo natitira ditong 2.9 kilometers. So, medyo malayo-layo pa ito ng konti. Ayan. Magkikakana na tayo dito sa unahan. So, minsan yung mga aso rito, naranasan niyo ba yan? Naranasan niyo yung mga aso, may habulin kayo. Di ba? Naranasan ko na yan. Dito rin, sa area ng Alfonso dati. Na hinabol ako rito ng aso. So yun, so unahan may may mga nagkainuman dito. Ayun. Ayan, diretso lang ang biyahe natin. May natitira pa tayo ditong 4 minutes. So guys, wala akong kasama. Wala akong kasama rito ngayon. Sana samahan niyo lang muna ako dito, guys. Samahan niyo muna ako sa biyahe ko. Eh medyo may konting tayo sa balahibo. May konting tayo. Pero kailangan natin ano, kailangan natin tong ma-deliver ng safe itong ano, yung parcel. Malayo pa, medyo ang ilaw niya dito ngayon, medyo hindi na siya ganun ka lapit. Medyo malalayo-layo na naman. At malapit ng ano, mapalamig na. So ayan, mayroon na naman CCTV dito. Ayan, CCTV 'yan. Okay. So, okay. So, fuck curve. Curve pala ito. Curve pala yan. Ayan. Curve. Okay. So, mga 680 meters na naman. Liliko na naman tayo sa unahan. And 3 minutes na naman tayo sa drop-off. Sana sakto itong ano, no? Sakto itong drop-off natin. Sa may Montenegro tayo kakanan. Ang daming dali dito, oh. Ito, pansin nyo ba, guys? Yung mga kwentuhan ko lang, yung Dali at saka Alpha Mart, sila yung namamayagpag ngayon, di ba? Medyo pag kung nasaan yung ano, kung nasaan yung Dali, meron ding Alpha Mart. Ayan, kanan tayo rito. Okay, madilim na naman. Okay. So, magmula dito ay may natitira tayo ditong 740 meters. Okay, 740 meters. Oh, grabe. Madilim na. Uy, putay aso. Inabahan ako. Ah, tayo balahibo ko dun ah. Ayan. So, ayan guys, sana sakto tong ano, sakto tong oras ano yung location natin para hindi tayo mag ano. Ayan, CCTV na naman. So, tad-tad sila dito ng CCTV guys, no? Ang dami nilang CCTV dito. Yung ganito, di ba? Yung mga ganyan, kahit mga isa, dalawa, basta't may ilaw, lalo na kung mga kurbada, di ba? So, ayan guys, dito na tayo. So, dire. Ayun, aso. Putang inang aso yan. Putang.
yung aso yun. Ah, shit, nag-aabang yung aso, hayop na yan. Nag-aabang lang tayo, balahibo ko eh. Matakot. Shit, mga aso eh. So, yun guys, kakanan tayo dito. Sana tama tong location natin. Okay, so dito na ako. Tawagan natin. Hello po. Hello. Opo, sir, magandang gabi po. Sir, nandito na po. Opo, nandito na po ako sa 131 po. Sige po, palabas. Sige po, sir. Magandang gabi po. Pasensya na, grabe, sobrang lakas ng ulan sa ano? Sa Bacoor. Ay, makalusot ba? Ay, sa taas lang. Yeah. Okay po. Salamat, sir. Sige po. So, ayan guys. I-drop na natin tong ano, yung parcel natin dito. So, ayan guys. Maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa ano, sa biyahe ko ngayon. At ayan, ako'y babalik na sa aking pinanggalingan. Alang hiya yung aso na yun. Nakita niyo yun guys, hinahabol ako ng aso. Ganun sabi ko nga sa inyo, may nangahabol itong aso. So yun, maraming salamat muli. And peace out.